Turo ko sa inyo kung paano ang gagawin kapag mahina nang umikot yung electric pan ninyo katulad nito. Mahina na siya, hindi na katulad nung dati yung lakas. Kaya yun yung ituturo ko sa inyo. Ito, medyo mahina na ito. Yan, naka number 1 siya. Lagyan natin sa number 1. Ayan o, ganyan na lang yung ikot niya o. So, mahina na yan. Kahit lagay natin yan sa number 3, kaunti lang ang ilalakas niya. Yan, kaunting haros, kaunti lang. Kaso mahina na. Hindi niya kasulat nung dati yung lakas niya. So, ituturo ko sa inyo kung paano pabibilisin uli ang ikot o kaya kung paano babalik yung dati ng lakas. So, ang una niyong gagawin muna ay ito. Bubuksan niya yung likod niya. Yan. Okay. Ngayon, may makikita kayo dito na ganitong klase. Na ito ang tinatawag na kapasitor. Okay? Yung kapasitor na ito. Yan. Ito ngayon muna ang papalitan ninyo para yung bilis niya ay bumalik sa dati. Okay? So, ang tuturo ko sa inyo ang pagkakabit. Okay? So, puputulin lang ninyo dito. Magkabila. Ganun. Tapos, lagyan natin ng, ano, talupan natin. Madali lang ito. Kayang-kaya ninyo ito para hindi na kayo maggumastos ng 200 kasi baka singiling kayo ng 200 ng mga manggagawa. Pataas pa. Ngayon, ang ipapalit yung kapasitor, itignan ninyo ito, you know, 1.5 UF. Yun ang pinakamahalaga. Microfarad ang tawag doon sa UF na yan. 1.5. So, ang ipapalit nyo na kapasitor ay ganun din, 1.5 UF din. So, ito, meron ako rito bago. Yan o, 1.5 UF. Kung 2 UF, yung electric pan ninyo, 2 UF din lalagay nyo. Kung 1.2, 1.2 din, ano? Ganon din ang ilalagay ninyo. Okay? So, ito ilalagay natin bago ito. So, magkano lang ito pag bumili kayo? Pag bumili kayo sa sa bilihan nito, mga 50 ito. 50 pesos lang. Ano? Pero mayroong kayong shop, siguro mga 25 lang to. Yan. Kaya makakamura kayo. Ngayon, paano naman ito kakabit? So, ang pagkakabit nito, dalawa lang naman yung wire niyan. Kahit saan yan, kahit magkabaliktaran. Yan, kakabit yung ganyan. Ito sa kabila, kakabit din ninyo. Okay? Ganyan lang, kadali. Okay? So, iiwasan nyo ito na magdikit tapang maandar kasi pag-spark yan, posible masabog ang stator o motor ninyo. Kaya yan, lalagyan natin ng tape. Tape, magandang klaseng tape. Original para hindi basta yung madikit, hindi siya basta ano, mawawala, maalis. Okay? So, yan. Ganyan, oh. Yan. Tapos, ibabalik nyo ito sa dati. Pwedeng dito, dito lagay nyo ito, may screw dito. Yan, pag ganun. Or dito. Okay? Pagka meron dito, na screw, andun yung ilagay. Okay? Pwede rin pag ganyan siya. Basta wag sumabit sa kanyang ano, dito sa kanyang cover sa likod. Ngayon, tubukan natin, ano, kung lumakas na siya. Ito. Try natin na ano, ibuhayin natin. So, lagay natin sa 1 kung malakas na siya. Bago yung kapasitor na pinalit natin. So, yan. Makikita nyo. Malakas na siya. Number 1 pa lang yan. Yung number 2 niya. Number 3 niya. Malakas na siya. Katulad ng dati. So, babalik sa dating lakas. Kaya ganun lang. Kadali, ano? Kaya-kaya yung tularan itong ginagawa kong ito. Maingan yung shop ko kasi nasa nag-video ako dito mismo sa shop ko. Maraming katawag dito. Na nagdadaan kasi tabi ng kasada ito. Okay, so, ganun lang. Sana may natutuhan ulit kayo sa aking video. Next time ulit, paki-subscribe, follow ang aking channel. Thank you.